Hey guys! For today's video ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano kami magsalang ng itlog sa aming incubator. So dito sa ginagawa ng anak ko ay binubuksan niya lang yung mga itlog na nakabalot ng papel na pre-reserve namin sa loob ng fridge. At nung nakaipon na kami ng sapat na kakasya sa aming incubator ay dito na kami magsasalang. Kailangan din po pala na tama ang pag-pre-preserve natin ng itlog para po hindi ito mabulok. Next step naman ay lilinisin ang incubator at ayan naman ang asawa ko na siya naman ang lilinis dito sa incubator namin. Kailangan ng malinis na incubator dahil ang mga bakterya at virus ay maaaring kumalat sa mga itlog at magdulot ito ng infeksyon. Mapapabuti rin ang pag-hatch ng mga itlog kapag malinis ang incubator. Maiwasan rin ang pagkamatay ng mga sisiyo kapag sila ay napisanan. Pwedeng gumamit lang ng mga sanitizer. Yung gamit ng asawa ko dito ay tubig lang na nilagyan niya ng konting Zone Rocks. Ginagawa dapat ito bago tayo magsalang ng panibagong itlog. So ayan na, malinis na ang aming incubator. At ang laman nga pala ng aming incubator guys, meron dyan tubig na nagsisilbing moisture. Share ko na lang din pala sa inyo guys na itong incubator namin ay nabili lang namin to online. At ito nga ay automatic. Mas magandang automatic kesa sa manual dahil less trabaho na ito dahil nga automatic na nagro-rotate na yung itlog dito sa loob ng incubator kesa naman dun sa manual na mano-mano mo siyang babaliktarin every hour or every 2 to 3 hours or 3 times a day, may mga oras yun. At ito na nga yung mga itlog guys, inilagay lang dito sa food cover at ilalagay na to, isasalin na dito sa tray. Ato'y itatambukin natin nga ato, tapos ato'y tirad, di ba ba? Bala yung sabi ng asawa ko dyan guys, yung mas matulis na part, yun yung sa ilalim. Tapos yung medyo pabilog, yun yung nasa ibabaw. So may tamang formation yung mga itlog dyan guys. At hindi yung basta lang kayo maglagay sa tray. Ayan, pinunasan lang ulit para masigurado na tuyo yung mga itlog na ilalagay sa loob ng incubator. Ayan, so dalawang tray nga pala yan at ang capacity ng incubator namin ay 108. 54 ang isang tray. Ayan, nagpahabol din ang tatay ko, nakisabay pala siya ng itlog ng kanyang Texas. Ayan, may tatlong itlog ng Texas. So, ayan na guys, may tubig nga pala doon. Ayan, yung nagsisilbing moisture sa ating incubator. At alagaan nyo itong huwag maubusan dahil baka makasama ito sa ating mga sisiyo. Ayan rin ang ating hatcher. Ilalagay na yan sa bandang ibaba. Pagsapit ng 18 days, ibababa na yung mga itlog. At dyan sila mag-hatch sa loob ng tray hatcher. Hatcher. Tray hatcher. Basta hatcher tray. Basta dyan nilalagay yung mga itlog kapag ka pagsapit ng kanilang 18 days. Tapos, open yung ano, automatic swing. Gagalaw yan, automatic. Tapos ito naman yung ilaw. Ito naman yung fogger. Yan, sasarado natin. Ito automatic ng mag-set ng temperature niyan. 37.5 na.